Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon na sa FDA Central Office para kunin po ang hard copy ng ating LTO from FDA. Ngayon po, gusto ko lang malaman ng lahat na itong linabas ng balita ng ABS-CBN News. Ito po siya. Lumabas po ito 12:27 PM kahapon, April 28, 2020. Nakasaad dito, DOH says Pabunan Antiviral Injection is still not registered with FDA. Illegal to use. Gusto ko lang pong malaman ng lahat na kami po ay hindi illegal. At unang-una po, 8 o'clock in the morning, lumabas na po yung license to operate namin. At ngayon nga po ay kinukuha ko na yung hard copy dito sa FDA Central Office. So, dapat po itong mga linalabas na ganito parang lumalabas na fake news. Kasi late po yung kwan nila information. Bago po kami mag-raise po ng gamot, uunahin po muna yung LTO. Pero meron na po, lumabas na po at approve na ng FDA yung LTO namin. Ngayon, sa pag-release po ng gamot, kukuha na po kami ng Certificate of Product Registration. Yun na po. Alam po namin na talagang susundin namin kung ano yung batas para sa bagay na yan. At nakalagay dito, sabi dito, during a virtual briefing with reporters Tuesday morning, Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri said that public should be wary of drugs that have not been registered with the FDA. Itong Pabunan, ang sinasabi nila bakuna ito, hindi ito gamot. Ito po ay bakuna at ito po ay gamot at marami na pong nagamot. At kaya po namin inaayos ang papeles para po ito ay yung willingness ng mga doktor natin for compassionate use ay magamit po ito at makatulong makapagbigay ng solusyon para sa crisis na pinagdadaanan natin. Dahil tiwala sila at confident sila na ito ay isang solusyon para sa COVID-19. Ngayon, para mawala po yung agam-agam na yan, pinipilit namin na matapos ang mga pagre-registro at lahat ng requirements ng FDA na yan. Para masubukan na, tignan natin, magkaalaman na, subukan natin ang FAI, bakit hindi natin bigyan ng tsansa na masubukan ito ay nasa panahon tayo ng pandemic. Magkaisa po tayo, itong DOH, FDA, hinihiling ko na sana ibigay nyo ngayon ang suporta ninyo sa FDA na yan. Sa panahon ng pandemic, dapat i-accommodate natin lahat ng mga potential inventions ng mga kapwa nating Pilipino dahil binibigyan natin, hinahanapan na po natin ng solusyon ang problema natin. Aasa tayo sa ibang bansa kailan pa ang tagal. Gawang banyaga, Pilipino tayo, may gawang Pilipino. Dapat ito subukan natin. Ito ipatunayin natin yung sariling atin. Lahat naman po ng gusto ng gobyerno natin na nabatas, susundin namin yan. Pero nasa pandemic po tayo, ang dami pong nangangailangan. So, para sa akin, nakikita naman natin sa iba't ibang bansa, nagkakandara pa silang maghanap ng gamot o solusyon para sa problema na ito. Bakit hindi natin gawin dito? Bakit ang iba dyan namimili ng gusto nilang itay? Dadalhin sa clinical trial. Bakit itong FAI? Hindi naman ito eksperimento. Matagal na po ito. May research and development ito. Nung naimbento po ito, 30 years ago pa. At nasubukan na ito. At nakalaan ito sa mga talagang may sakit na mga viruses. Expert po sila sa virus. Ito po yung expertise nila. Pinag-aralan nila. May R&D ito sa pagkuha pa lang ng patent nila sa US, 13 years bago na kuha nila yung patent nila. May patent na sa Pilipinas. At bakit hindi nangyari na nahirisko ito dito sa FDA noong mga panahon? Dahil po nagka-problema ang communication ng Pabunan at saka FDA. At pumunta sila noon sa
RITM. Ang sabi pa sa kanila, walang patutunguhan ang gamutin nyo, itigil nyo na yan. Dapat po talagang kung disidido tayo, kung talagang mahal natin ang mga kababayan natin, at lalong-lalo na sa panahon ng pandemic, nanganganib ang DOH, ang FDA, DOST, dapat himukin nila. Tulungan nila ang mga may mga potensyal na mga invention ng mga doktor natin, ng mga Pilipino, upang sa ganun, mapadali at matignan kaagad, masubukan kaagad kung ito nga ay talagang makakatulong. Para po sa ating lahat, kung ito po ay maayos, ibabalik sa normal ang buhay natin. May solusyon na tayo. At makikinabang ang mga mamayan natin at ang iba pang mga bansa na nangangailangan ng solusyon. Yun lang naman po ang gusto kong ipaabot sa kinaukulan, lalong-lalo na po sa DOH at FDA. Sana bigyan nyo ng atensyon, tulungan nyo kami dito sa FAI na mapadali ang mga proseso. Mag-a-apply kami sa gusto ninyong proseso. Pero sana, tulungan nyo kami para po ito ay masubukan na. At marami pong naghihingi ng pagkakataon na talaga kung pwede, turukan na sila kasi nasubukan na nila to, lalong-lalo ng mga frontliners natin. Sana po, maasahan namin ang inyong tulong. Maraming salamat po.